Sabi, as in, yung iba pahirapan, yung iba parang halos yung sahod hindi maipadala dahil delay-delay palagi. So yun, yung pinaka mahirap kapag ka nagkaamo ka ng, alam yun, hindi kagandahan yung ugali. So I'm lucky to have my employer na ganun sila sa akin. And yun nga, sa pagpunta namin ng OWA, na ano ko, doon ko na naman na advantage pala talaga kapag pumunta kayo doon, kasama nyo yung mga amo nyo dahil mag-i-explain talaga agad sila doon kung ano yung mga dapat mong makuha and i-discuss agad nila kung ano yung mga karapatan mo, ganun. Then, syempre, ma-aware yung mga amo nyo kapag kasama nyo yung mga amo nyo. Malalaman nila yung mga dapat nyo makuha, yung end of service benefits. Ma-assure nyo talaga na makukuha nyo yung mga sahod nyo. May iba kasing amo, guys, na hindi talaga nila binibigay yung lahat ng sahod. Oo, marami akong kilala na hindi nila binibigay yung lahat ng sahod. So, much better talaga kung yung mga amo nyo, papuntahin nyo ng, sama nyo papuntang Polo Owa, pagka ganun. Kasi may iba na actually alam naman nila na meron talaga tayong end of service benefits. Pag natapos natin yung 4 years contract sa kanila, sa isang amo ha, sa isang amo yun. Tapos, yung iba talagang wala lang sila, walang pakialam. Parang bibingi-bingihan lang. Lalo kapag alam nila na yung kadama nila, eh, easy-easy lang. So, yun lang. Much better na pumunta kayo ng OWA, kasama yung mga amo nyo, para ma-assist agad kayo and, alam nyo, mapaalam agad sa mga amo nyo yung karapatan nyo. At least, matatakot sila na, alam nyo, hindi, alam mo, matatakot sila na, tawag na ito, yung kahit papano, maging aware sila sa mga dapat nilang, sa mga karapatan natin bilang kasambahay. Kasi marami akong mga kakilala. Ang dami kahit mga kapitbahay ko, guys. Nagreklamo sila. Hindi namin nakuha yung ano, hindi na namin nabul yung end of service benefits. Kasi mga amo namin, ganito ganyan. So yun lang, advantage din yung sasama nyo yung mga amo nyo. Pero kung hindi naman binibigay talaga, tapos wala na kayong, ayaw nyo talagang pumunta ng OWA, hayaan nyo na lang, huwag nyo lang habulin, guys. Huwag nyo na lang habulin. Kasi minsan yung iba talagang masaklap, ginagawa ng hindi maganda. Like, isa sa mga kabayan natin, dahil hinabol pa nga niya yung end of service benefits niya, parang pinagbintangan siya, na nagnakaw siya, ng ganito ganyan. So, ginawan siya ng kasalanan, kahit di naman niya ginawa. Ay ayun, nagka-problema pa siya. Miss na yung end of service lang niya ang hinahabol niya. So, yun lang guys. Ang akin lang naman na kung as much as possible, kaya nyo naman na dalhin yung mga amo nyo sa Polo OWA kahit na exit na kayo. Pag feel nyo na yung mga amo nyo walang pakialam sa end of service benefits nyo, yun, isa yun sa mga magandang paraan para makuha nyo yung end of service benefits nyo, guys. Sama nyo yung mga amo nyo doon. Kasi may mag-assist naman doon agad-agad sa inyo. Yun lang. So, ako naman, babalik kami doon, guys. Babalik kami doon para pag binigay ni madam yung lahat ng sahod ko, pipirma doon, tapos magkakaroon din ng copy yung Polo OWA. Yun yung sinabi sa amin. Actually, hindi naman talaga kinakailangan talaga sana, pero gusto din ng amo ko ng ganun. So, okay lang. Sabi ko nga sa amo ko, madam, di naman ang kailangan natin doon pumunta kasi, di ba? Tsaka kilala ko na rin yung mga amo ko. Pero yung amo ko talaga, so, you know, it's for your, ang tawag niyan? Sawa niya. Ano ba yung sabi niya? Basta sinabi siya sa akin, ay nakalimutan ko na. As yun, sabi ni madam sa akin na, no, we need to do this to secure, to adjust. Basta sabi ng madam ko na, kailangan natin gawin ito para syempre, para na din to protect my rights daw, sabi ni madam. Okay lang din, wala. Ayoko na rin, hindi na nga ako nagsasalita doon nung sa video, guys. Iano ko nga pala sa inyo yung video na, ano, na-record ko yung pag-uusap ni madam tsaka ni kabayan nung ano pagpunta namin doon. So, yun lang. Para maging aware din kayo. Siguro, swertihan lang talaga sa amo. Kaya, yung iba, mostly talaga hindi nila nakukuha yung end of service benefits nila. Sad to say na nangyayari talaga siya. Dahil nga sa mga amo na abusado, let's say hindi naman siguro sila abusado, pero talagang wala silang balak na magbigay ng end of service benefits. Kahit na natapos na yung 4 years sa kanila. Alam niyo yun. Kaya minsan, yung ibang kabayan natin, umuwi na lang talaga sila na
Okay, thank you na lang yung end of service benefits kaysa sa maghabol pa sila hanggang sa hindi na sila makauwi. Dapat na lang yung ano, tumatakbo yung araw, yung panahon, tapos gusto na nilang umuwi. Kaya, hindi na nila hinahabol yung end of service benefits nila. Ako naman, wala naman akong problema talaga sa mga amo ko kahit nga sa sahod ko, guys. Minsan advance pa yan. Wala talaga, wala sa petsa yung pagpapadala ng amo ko. Pag sinabi ko na magpadala ako ngayon, like, padala ako 15 pa lang, eh 30 pa yung sahuran ko, diba? So, wala. Talagang agad-agad nagpapadala yung mga amo ko. So, wala ano pang masasabi ko. Tapos ngayon, nung pa-exit, ngayon, pa-exit na nga ako. Pa-exit na ako, guys. Happy ako kasi makaka-uwi ako sa amin. Kakasama ko na yung mga anak ko. And I'm so excited for that. Pero sad din ako dahil napamahala rin ako sa mga alaga ko dito. Alam ko na maninibago din sila. Maninibago din ako, I'm sure. Well, kasi iba kasi talaga pagka yung ano. Feeling ko kasi parang bahay ko lang to. Parang nagtatrabaho lang ako sa bahay ko. Parang ganun. Parang talaga, hindi naman tayo pwede mag-permi dito dahil nangangamuhan lang naman tayo, hindi naman talaga tayo forever sa kanila. Yung nga lang, talagang mapapamahal ka kapag maganda yung trato nila sa atin. Yun lang, and kailangan ko na talagang mag-exit. Ayoko rin naman silang paghintayin ng matagal. And ayoko kasi na agad-agad bumalik din dito dahil yung mga anak ko, guys. Lumaki sila na wala ako. Lumaki sila na hindi ko man lang sila nakita kung paano sila mag-aral. I know it's part of being an OFW. It's part of our life na hindi talaga natin masusubaybayan yung kilos ng mga anak natin. Pero syempre, this time, habang may time pa ako, gusto ko rin bumawi sa kanila. Nakuha ko na rin naman na yung mga simpleng goal ko. So, time for my kids naman, guys. So, yun lang. Diba? Yun lang, guys. Wala na ako ibang sasabihin. Basta na-share ko lang sa inyo yung about sa Polo Owa pagpunta namin doon. Kasama yung amo ko. So, at least, secure na ako na ibibigay nila sa akin yung mga karapat dapat kong makuha. Okay? So, kung kayo, guys, kung kayo gusto nyo makuha yung end of service benefits nyo, encourage nyo yung mga amo nyo na pumunta ng Owa. Sama nyo sila doon para alam nila. Okay? Yun lang, guys. Bye-bye! Ay, saan ba akong gano'n? Saan ba mag-stop?